18 ng Hulyo, Sabado, sa 15 linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkalabas ng mga Pariseo, nag-usap-usap sila kung paano nila masisiraan si Jesus. Nalaman ito ni Jesus kaya lumayo siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit inutusan niya sila na huwag siyang ipamamalita. Kaya natupad ang sinabi ni Isaías ang propeta, narito ang utusan ko na aking pinili, ang mahal ko na siya kong kinalulugdan. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag sa mga bansa ng aking mga pasya. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw, hindi maririnig sa mga liwasan ng kanyang tinig, hindi niya babaliin ang sugatang tangkay o papatayin ang aandap-andap na mitsa. Hindi siya titigil hanggang magwagi ang katarungan. Ang kanyang pangalan ang inaasahan ng lahat ng bansa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Narito ang utusan ko na aking pinili, ang mahal ko na siya kong kinalulugdan. Ganito ipinakilala ng Diyos Jesus bilang kanyang anak, isang lingkod na kanyang kinalulugdan. Dahil sa pakikiisa natin sa buhay ni Jesus, tayo man ay itinuturing ng Diyos bilang kanyang mga anak. Mga lingkod din tayo ng Diyos na dapat ay tumutupad sa ating kanya-kanyang tungkulin. Maliit na bata pa lang tayo ay tinuturo na sa atin ang pananampalatayang Katoliko na dahil sa binyag na tinanggap natin ay nakikibahagi tayo sa misyon ng pagiging pari, hari at propeta ni Kristo. Katulad ni Jesus, nagpapatingkad sa buhay natin ang katangian ng pagiging mabuting lingkod at pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Handang mag-alay ng sariling buhay para sa Diyos ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Ito ang pinatunayan ni Jesus sa atin nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Ito rin ang inaasahan sa sinumang nagnanais tularan ang halimbawa ni Jesus bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. Pagsasagawa. May mga hakbang ka na bang sinimulan at mga halimbawang ipinakita para patunayan ang iyong pagiging lingkod ng Diyos? Ano-ano ang mga konkretong gawain na naisakatuparan mo na para masabing nagagampanan mo ito?